Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo yung pangalawang pinagawa kong loof bed or mezzanine. Nung una guys, yung binag ko ay yung una sa baba. Ngayon naman ay yung sa pangalawa sa taas. Ito guys, ay kung makikita nyo is studio type lang siya. Kaya hinati ko na lang siya guys sa gitna para lagyan siya ng loof bed para yung magre-rent is may lagayan siya ng gamit niya or tulugan or depende sa kanila guys kung lagayan ba ng gamit nila or pwede silang matulog doon. Makikita nyo guys is ano na lang siya, tubular lang yung ginamit namin. Hindi na namin kailangan pang bakbakin or sirain yung pader para lang butasan. Kaya sinadjust ko guys na tox na lang yung gamitin namin. Ibabarena na lang namin tapos i-welding. Tapos i-welding nila lahat pero hindi na namin siya lalagyan ng paa or yung stand niya guys. Pero matibay siya guys, kung makikita nyo kahit ilang tao pa dyan ang matulog, is matibay siya. At linagyan din namin siya ng harang para safe din. Makikita nyo guys pag sa huli yung, pag natapos na pag finish. Tapos yung price niya guys, is gumastos ako guys ng lahat ng, lahat na ng labor, yung mga gamit, lahat na ng gamit is 30,000. Lahat na yon labor at saka yung mga bakal, yung mga tongs, yung mga welding rod is umabot siya ng 30,000 pero dalawa yon sa taas at saka sa baba. Pinagsabay ko na kasi guys ang bumili ng mga bakal para isahang delivery na lang. Tapusin nyo hanggang sa dulo guys at ipopost ko lahat yung resibo kung magkano lahat yung mga nagastos ko. Kung or yung price, magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung 2x3 na tubular, na bakal, gano'n, nandun lahat. At malalaman nyo kung magkano yung price. At saka pala canvas kami sa mga iba't ibang hardware kung sino ba yung mas mura yung ganito. Ninyo rin guys na mag-canvas, hindi lang kayo pupunta sa isang tindahan at doon na bibili. Kasi napakalaki guys yung difference niya. Imagine nyo sa isang pinuntahan namin is yung plywood. Is umaabot siya ng 1-2 ang isa sa isang tindahan. Tapos napunta kami sa isa, umabot siya ng 900. Imagine nyo yan guys is 300 yung kanyang pagitan. Eh kung magkano isang plywood ang gagamitin nyo, di makakatipid po kayo ng parang isang plywood na. Kaya need din po ninyong mag-canvas kung sino po yung mas murang bilihan. At kung nagtatanong kayo guys sa labor, is umabot siya ng 10,000 yung labor. Yung dalawang unit na po yan, yung sa taas at saka sa baba, pakyawan po yan yung ginawa ko. Mas ginusko po siya ng pakyawan kasi mas mabilis po nilang gagawin yon. Kaysa naman arawan, mas magastos po yun. Kasi depende po sa kanila yan kung bibilisan ba nila or tatagalan. Pero ang ano lang din po niya ng pakyawan is kailangan mo silang bantayan. Na, kasi baka mamaya kung hindi po matibay yung pagka-welding, kailangan nyo rin po ninyong i-check yung kanilang mga ginagawa. Kailangan nyo mag-focus sa kanilang ginagawa. Bantayan silang maghapon kasi dahil sa pagka mabilis sila, baka mamaya hindi po nila wini-welding ng maayos. Yung ganon, kailangan din po, buti na lang po andyan si Father at nakabantay po siya. At yan guys, at sana'y nakapagbigay ako ng kunting ideas kung mga nagtatanong kung ano ba yung istas o magkano ba yung magagastos. Sana ako nakapagbigay ako ng kunting kaalaman guys sa inyo. Salamat po sa inyong panonood.
Thank you.